700 na mag-aaral sa Camarines Norte ang masayang nahandugan ng educational assistance mula sa programang Camarines Norte Provincial Government College Educational Assistance Program na pinamunuan ni Governor Egay Talyado na ginanap sa Agro Sports Center nito lamang 16 ng Pebrero sa presenteng taon. Kasabay rin ito ang pagbibigay ng mensahe at inspirasyon ng gobernador sa mga kabataan na patuloy mangarap at mag-aral dahil siya ay paraging nandyan, handang sumuporta at tumulong. Kayo ay nawala ng pag-asa na dahil sa kahirapan. Ano po? So kung ako ay bumigay din noon na hindi na ako nagsikap na mag-aral, baka hindi ako na wala ako rito sa harapan ninyo. Ano po? So ako noon, nag-aaral ako, working student ako noon. Kasi mahirap lang kami. High school pa lang, working student na ako. So college, nagpapala at nagpipiko para makapag-aral. Ang edukasyon, napaka-importante sa atin yan eh. At hindi mananakaw yan. Kahit saan kayo pumunta, daladala niya yan. Kaya pagbutihin niyo ang inyong pag-aaral. Ano po? Kaya dahil ako naman, andito ako para tumulong sa lahat ng mga taga-Camarines Norte. Hindi lang kayo mga kabataan. Nagpaabot rin ang pasasalamat ang mga mag-aaral sa malaking tulong na kanilang natanggap mula sa administrasyon sa ilalim ng pamumuno ng gobernador. Malaking tulong po to sa akin bilang isang estudyante na makatanggap ng assistant mula sa kanya. Malaking tulong na rin po ito para sa mga gastusin sa school. Masasabi ko po sa programa ni Gov. Talyado ay napakalaking tulong po nito sa aming mga estudyante po. Lalo na po ngayon na pandemya na lahat naman po ay apektado. Kinakapos pa rin po kahit hindi siya face to face. Kaya ito po kasi instance niya ay malaking tulong po sa aming lahat. Nagpapasalamat po kaming marami kay Gov. Egay po dahil nabigyan po kaming pag-asa na ipagpatuloy ang pag-aaral namin at matulungan kami at bigyan po kaming maraming inspirasyon. Samantala, anumang maging hamon ng buhay, ang edukasyon ay patuloy na magsisilbing sandata at magiging tulay tungo sa anumang pangarap. Jane D. Guzman, BHTV News.